Ayan guys, dito naman tayo sa Four Wheels guys. Hello everybody, welcome back to my channel. At pag-usapan natin guys, our vlog for today is about thermostat. Ito guys, thermostat. Ayan. Para sa cooling system ng ating makina, dito ang thermostat guys. So papalitan natin guys, ibalik ko pala kasi tinatanggal ko noon guys itong thermostat ko. Ayan. Nang di ko alam kung ano ang resulta. So ngayon nang nalaman ko na hindi pala nakabuti, ang alisin natin ang ating thermostat. Kaya napaisipan ko naman guys na bumili nito, kaya binilihan ko ng thermostat para maibalik ko ang kanyang minor. So bagay lang yan guys ang alisin ang mga thermostat, kasi mag-open kasi yung mga mekaniko na tanggalin na lang natin kasi walang halaga yan doon sa mga makina na kuan, carburetor. Ito guys, naman carburetor AFI man ito yan. So kaya hindi maganda na tanggalan ng thermostat kasi nandoon yung sensor niya guys para sa minor niya. So explain ko lang mamaya guys kung ano ang trabaho ng thermostat na ito. So bago ko sisimulan guys, intro muna. Welcome to my channel. Ayun guys, tatanggalin na natin. Ang tatanggalin nito guys is tatlong bolt lang. Isa, dalawa, at saka tatlo yan. Diyan, tatlo sa ilalim. Yun o yan. Kita ba yan? No. So, tatlo lang yan guys. Then, tatanggalin natin at matatapon yung tubig niya. So, okay lang yan. So, stay tuned guys at tatanggalin ko na. Hayaan nyo lang guys matapon yung tubig. Talagang matatapon yan guys. Yan. So, yan guys, wala nang thermostat ko guys. Yan, tinanggal. At saka tinanggal yung kwan. Kasi, hindi yung nagloko guys ang thermostat ko dati. Yung nagloko yung cylinder head gasket ko. So, pagpalit ng cylinder head gasket, pati ito, tinanggal na lang daw para mas maganda daw ang flowing. So, hindi niya alam guys na hindi ito carburetor. Eh, pa ito. Okay lang yun sa mga carburetor. So, kaya, yung minor ko, abnormal. Naging abnormal, guys. Ang minor ko. Kaya, dahil sa ang thermostat niya ay kundim na. Yan, walang laman. So, hilain natin, guys. Ito lang yun, guys. Oh. Yan. Yan lang siya, guys. Ganyan na lang ang gilagay. Kaya, magastos masyado sa kuan. Gasolina. Masyadong magastos, guys. Malakas ang minor. Abnormal ang minor. Tapos matagal masyado mag-minor. Palaging nag-augong yung makina natin na ganun. So, fuel consumption guys, talagang mataas ang fuel consumption ko dahil dyan sa thermostat na yan. So, ang gawin natin guys, lilinisan natin ito guys. Linisan natin din bago natin ibalik yung bago natin na thermostat ito. Ito ang bagong bili guys. So, Lazada ko ito in order guys. 750. So, yun guys, at lilinisan ko muna. So, explain ko lang mamaya guys kung ano talaga ang thermostat. At makita natin yung minor niya doon sa dashboard natin na mag-stay din na siya guys. Ang minor natin na hindi na abnormal. So, ayan guys. So, ang plastada niya guys, ganito. Ganyan. So, ilalagay na natin guys. Ayan siya guys. Then malinis na, lagyan natin ng kunting silicone guys para isa kakapit. So ganyan lang yan siya guys ang thermostat. So lagyan ko muna ng silicone guys.
guys, nakabit na guys at susubukan na natin. Ulo na lang, may isa bakante. So ayan guys, at tapos na, nalagyan ko na ng tubig guys. Yan. May tubig na siya guys, so wala namang leakage guys. Pero susubukan natin paanda rin guys. Kainit-init ng panahon kanina guys, bigla lang umulan. So ayan, so susubukan ko guys, ipapaanda rin. So di ko lang muna ikawakabit ito para makita natin na mag-ikot yung tubig pag mainit na. Pero habang hindi pa mainit guys, hindi yan iikot kasi yung thermostat pigil pa yung kanya, pinipigilan pa yung tubig ng thermostat para dadaloy doon sa radiator. So i-start ko muna guys. Start ko muna. Push ko muna, push. So ayan guys, ang nakita. Ayan guys, ang thermostat guys. So ang temperature gauge pala natin guys. Yan, so 0-0 talaga siya guys. Tingnan na natin kung ilang minuto paakyat na yan. So pa 3:30. So obserbahan muna natin guys. Tingnan ko muna guys kung wala bang leakage. Okay naman. So ayan, hindi pa siya naiikot guys kasi malamig naman. So ayan ang thermostat guys. So ang minor niya guys nagkadepende sa init ng tubig. Dahil siya ay EFI, ang temperature sensor niya ito. Ayan, yan guys, yan. Yan ang nagturo ko, yan ang temperature gauge niya, ang sensor. So pag yan palaging nag-iikot dito ang tubig, so hindi masyado niya ma-detect ang init ng temperature ng cooling system natin. Yan, so malakas pang minor niya guys. Ayan, so 3:32. Ayan, umakyat na guys, 2 minutes pa lang. 3:30 yun kanina. So mabilis guys ang kuan. Nung wala pa yung kuan, wala pa yung thermostat, aabot ako ng 10 minutes bago maging ganyan, no? Yan, no? So iba yung may thermostat. Sa susunod guys, huwag nyo ipatatanggal guys ang thermostat sa mga may sasakyan dyan na i-offer ng mekaniko guys, at tanggalin yun. Huwag kayong papayag guys kung EFI ang carburetor nyo. Pero kung carburetor, hindi EFI, pwede kasi nandun yun sa carburetor yung adjustment ng minor. Ayan guys, so yan ang obserbahan ko muna guys kung wala ba siyang tulo. So medyo malakas pang minor niya. Isa talaga guys ang kuan ko yung consumption sa gasolina, lalo na mahal ang gasolina ngayon. Palagi lang nakaganyan, so matagal masyado mag minor. Habang hindi mag init, hindi yan naakyat ang minor. So yun lang, ganun lang guys ang pagkabit ng thermostat. Thermostat guys, ganun lang guys. So ayan, umakyat na agad guys. 33 minutes. 333 na siya guys. Oh. So 3 minutes ganyan naka taas ang akyat ng kuan, ating gauge. So ayan guys. So ang minor natin steady, oh, 900 na, oh. Kung dati guys 1000 'yan pag bagong andar. So bababa siya kaagad. So ayan guys, pag-observe natin 'yan guys, oh. Gumagalaw na siya guys, so aakyat yan guys, ibig sabihin nag-open yung thermostat doon. Ayan, so ibig sabihin na gumagana yung trabaho natin. At saka pakinggan nyo guys, oh, tumatahimik na ang andar ng sasakyan, ang minor niya. Ayan, gugulayan siya guys, ibig sabihin nag-open na yung doon. So okay yung nabili natin na thermostat. So napalitan ko yan guys dahil sa gasket ng cylinder head na pinalitan, na nag-overheat na, hindi naman overheat guys, malakas na siya kumakain ng kuan.
ng tubig. Ayan na siya guys. So, tumakit ha. So, ibig sabihin, gumana yung thermostat. So, yan ang trabaho ng thermostat guys. Then, yung init ng kuan, init ng temperature ng tubig sa makina natin is aabot ng 80 to 90 degree. So, kaya bago siya akit guys, mainit na siya doon sa loob. Kaya yung minor niya, oh, maintain na. Hindi na abnormal. Ayan. So, sa iba dyan, na tanggalin yung thermostat, malaking no, big no. Kasi, hindi nakakatulong talaga ang sa buong akala nyo dahil sa lalamig lang yung pan, yung tubig ng temperature natin sa cooling system natin, pero hindi. Dahil sa maglaki yung consumption ng ating ang ating fuel. So lalo na ito gas, gasolina. Mas maglaki ang consumption guys, totoo yun. At mataas-taas na experience ko yun dahil inobserbahan ko talaga ito kung paano tinanggalan siya ng thermostat. So yun lang guys, at na-share ko sa inyo kung unawaan nyo guys, paki-like naman dyan and subscribe sa aking na-share sa inyo guys about sa thermostat ng ating makina. So this is about part of our engine guys, about sa cooling system. So yun lang guys, at ako'y magpapasalamat sa inyo at tatapyo pa na kapag-subscribe, pag-subscribe at pinutin ang button bell para makinig kayo guys sa mga bagong ko sa mga vlog. Bye bye guys, thank you very much.